Nagluluksa at lumuluhat, nagdadalamhati nga po ngayon ang isa sa star ng Ang Probinsiyano na si Jonh Arcilla. Ang award-winning actor po ay talaga namang masakit ang kalooban dahil po sa gitna ng community quarantine ay pumano po ang kanyang ama. Narito po ang personal na pahayag ni Jonh Arcilla kung ano nga po ba ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang ama. Atin pong basahin. Narito po. Dear friend, my father is gone not because of COVID, if not for the quarantine which I believe is necessary and this painful circumstance which understandably need not to favor with our grieving family. I would not express anything about my father's fate. I do not feel good announcing the passing of someone very dear to me. But the feeling of not seeing even his body for the last time while was just here 5 hours away from him isn't easy to handle. His body is in Baler and due to this situation, wakes and celebrations of mass are not allowed. Our family wishes to cremate him and pray together with his URN after this lockdown, but we don't have cremations in Baler and travel permits are complicated. The funeral services cannot send their services with my father's remains in Cabanatuan or Manila. They can get a travel permit from the origin, but their staff has to be quarantined for 2 weeks or more in their second destination and has to settle for another set of travel permit. So my father's body will just stay in a funeral chapel for 2 days without the wake and will be buried with restricted attendance of people the next day. Half the numbers of my siblings are here in Manila and all the grandchildren are based here. We need to settle travel permits also, but they cannot guarantee if the checkpoints will allow us to go back to Manila after 2 to 3 days. Most probably, they will send us back to Baler or we have to be quarantined for 14 days or so in Baler or in between towns. I do not blame anyone for the situation. My sense of judgment and reasons fully understood the consequences. I just need to express something that is too much bear. Please pray for our family, most especially for my beloved Father Dominador Alemania Arcilla. Yan po ang naging pahayag ni Mr. Jonh Arcilla sa kanya nga pong Instagram. Napakasakit po, no? But syempre, at least nakikita natin ngayon na no one is above the law. Kailangan sundin even the celebrities. They follow the rules kung ano nga po yung ibinaba ng government. So isa itong napakagandang halimbawa na makikita nyo na even the celebrities, kumbaga hindi sila gumagamit ng anumang kapangyarihan para masunod yung nais nila. Bagkos ito ay kanilang talagang tinitignan yung binabang patakaran ng bansa natin. At because dahil na rin din po ito sa kapakanan. But very hurting na talagang hindi mo makita yung mahal mo sa buhay na sa huling sandali. So our deepest sympathy, Mr. Jonh Arcilla, and we are praying for the comfort of your family na ibigay po ng Panginoon ay yung kasiyahan sa inyong mga puso. Let's just hope and pray na matapos na po at maging maayos na po ang lahat. And sana wag na pong matigas ang ulo ng mga Pinoy. Sana sumunod na tayo at wag magreklamo at magkaisa na mapaglabanan at matapos na agad-agad ang krisis na kinakaharap po ng ating bansa. Yan po ang ating showbiz na update. Images courtesy of Mr. Jonh Arcilla Instagram.